At sa mga nagbabagang balita para sa Laguna, pinabulaan na ni Christopher Manara ang mga balitang kumakalat tungkol sa kanya na di umano siya daw ay tumakas na COVID patient mula sa St. James Hospital sa Santa Rosa City. So, dun pa lang sa entrance, tinanungan nila ako. May lagnat? Wala. Tubo? Wala. Masipon? Wala. Nakita naman nila, sinesting nila ako yung fresh, ano, temperature ko. Wala. Okay, may travel history? Wala. Okay. Okay, from time to time, sinicheck nila yung BP ko at saka yung temperature ko. Normal lahat. Ayon din sa kanya, ang findings daw ng doktor ay high cholesterol at hindi COVID. Ang findings ng doktor, binasa mismo sa harapan ko, high cholesterol, mas mataas ang bad cholesterol ko kaysa sa good cholesterol, and borderline ako ng diabetes. Ayon sa kanya, hindi daw totoong tinest siya for COVID sa St. James Hospital. Wala silang test na ginawa. Walang swab test na nangyari. Ipinaliwanag din niya kung bakit siya umalis ng ospital nang hindi nagpapaalam. So, hinog nila ako na tumakbo pa ng isang araw. April 11, umalis ako ng ospital na walang paalam na sa kanila. Kasi, ang iisip ko, paano ako makakabayad kung nandito ako sa loob ninyo? Kasi nag-i-issue na ako ng PDC, ng post-dated check, na may pangalan ko yung check-in mismo, na ang aking lang doon, ganansya nila yun, para kung hindi man ako makabayad, may kakaso sila sa akin. Diba? So, ang nangyari, ayaw nila tanggapin yun, or pwede daw nila tanggapin yun kung mag-iiwan kami ng collateral, o RTR, or land title. Plus, guarantor, two guarantor na empleyado nila na pipirma doon sa promissory note. Hinuhold nila ako doon sa ospital, kaya tumakbo pa na isang araw yung ospital. So, ang isang araw ko doon sa ospital na yan ay 23,000 plus. Hindi rin daw siya nagtatago at kasalukuyan siyang nasa police station upang ayusin ang nasabing problema niya sa ospital. Nandito ako ngayon sa sa Santa Rosa Police Station kasi dito sila nag-blatter eh. Okay. Patient, alleged. So, ibig sabihin, hindi pa napapatunay yan. Kasi bakit? Wala silang maipaki. Pruweba na positive ako. Papunta rin sila ng RITM para doon itest at ma-verify kung COVID positive nga. Ngayon, pagtapos namin dito, pupunta kami sa RITM para siguraduhin yan. Kayusap din siya na itigil ang pagpapakalat ng fake news tungkol sa kanya. Tigil na nila yan dahil madadami sila. Alam ninyo ang batas. Hindi rin daw dapat ikahiya o ilihim ang COVID sapagkat napakadelikado ng sakit na ito. Hindi naman ako gagong tao para manghawa pa ng iba. Alam mo kung bakit? Senior citizen ang kasama ko sa bahay at isang minor de edad. Ahawahan ko ba nanay ko ng ganong klaseng sakit? In the first place, ang pananaw ko sa COVID ay hindi dapat itinaghihiya yan kung meron ka niyan. Bakit? Hindi yan kagaya ng HIV na nakukuha mo sa through intercourse. Hindi mo dapat ikahiya yan. So, wala akong reason para tumakas dahil COVID patient ako. Gago ba ako? Hindi ako gago. Malinaw ang pag-iisip ko, nasa katinoan ako. Dahil hindi ko itataya ang reputasyon ko bilang voice coach na kung sino-sino artista dyan para lang sa ganyan. At hindi ko sasayangin ang buhay ko para mamatay lang sa COVID na yan. Ganun lang kasimple yun. At yan ang ating mga balita mula sa Laguna. Ako si Gino Dizon, nag-uulat para sa Laguna News. Kung ikaw ay taga Laguna, isubscribe ang YouTube channel ng Laguna News para maging updated sa mga balita sa Laguna.